mas maganda. Pero eto na. Game number 1 is the best of 3 series. Blue side ang new era. Red side naman ang sana makapasok. Imba Marksu for the fams. Lancey for the Grump. Sorry, M10 para sa Valier. Demon Cutie sa Bruno. Michicles sa Lance. No? Ito naman sa ating blue side. Yan ang new era. Hirap pasahin. Para sa isang PNK Andre naman. For this Esmeralda Aris para sa isang... Aris para go ahead. Mad naman para sa isang Kimi and Zach for this Sparta. Naku, lamang kasi sana makapasok dito eh. Meron silang ano, Valir, tapos meron pa silang Grok. Tignan mo naman yung damage ng dalawa. Dalawa lang silang pumupronta, pero pag nakakuha na pa sila ng new era dito, eh medyo masasaktan sila, pero yun nga. Nakailan si Bot na. Oo, oh, di na umabot. Maganda sana pang counter dun yung Kimi, kaso masaya ginusto na mag-secure dito ng red buff niya. But anyway, ayun nga lang, Imbo Marks dito, ginamit na agad ang all that time for mga katastres. Counter na lang kill pa agad dito para sa side ng saan makapasok. Andre, still alive! Uy! Ano, yun ang passive ng isang Sam. So that is true to be a first blood for this sana makapasok. Isang minuto silang nag-stay sa middle lane. So ibig sabihin, gap na gap na yung mga ano nasa ibang linya kasi level 3 pa lang to, samantalang level 5 daw ba? Hindi, level 3 pa lang isang Lancelot natin dito. So medyo matagal yung nangyaring class sa middle lane. So ito na nga, yung speaking of paglapit ng isang Lancelot, talaga namang maganda at naging successful para sa kanya yun. Samantalang flicker out naman, si Sorry M Thin, madali lang sa kanya lumapit sa mga heroes eh, no? Actually, balik tayo doon kayo, Michikos sa last. Gaya na sinabi natin, sobrang puto kasi ng damage na kanya ibigay. Gaya na sinabi natin, napakadahilan din ang tower dive para sa kanya. 10k for the backup, pero not enough damage here for this new era squad. So, going back sa ating thought for this Lancelot, sobrang good. Sorry, I'm thin dito. Ayun na, corner na lang din. At hindi na nagdala pa ng panganib sa kanya mga kampe. One day adding four. So, when it's in the game time, gold seed is on the side of sana makapasok. Demon ayun na nga. Level 4 na din. So, kumbaga malaking bagay na agad to for this sana makapasok squad. Mm-hmm. So, ito na nga. Mga kaibigan, 3-1 agad ang ating score. Medyo ginagawang ano eh, parang mas okay nga naman na gawin mo yung advantage. Advantage kasi ng isang Lancelot pagka siya agad yung nakakapatay early, sa early stage. Kasi yung damage na talagang papasok at masasaktan yung ano, yung snowball agad, makakaisa agad din. Kasi think na 2-0 siya ngayon. Tapos naka bounty hunter pa siya, so good agad dito for this Michiko surprise na makapasok. Pero it's another thing naman dito na wing by wings, pero nga lang hindi na rin nahagap ng Thorn Rose dito para Lance dito. Wala na buhay! On track, let's engage agad for the New Year squad. Ang nila naman nakatago dun sa bush habang nagpabakbakan doon. Imba part, kanina pa lang dito sa side na to habang nangyari. Little one here sa top, may little one here sa bottom lane. Falling Storm on here para kay Andre. Because nakadap ng aso na medyo na palayo kasi nga lang patay rin dito sa MD na kung power of double kill format. Naku, medyo matagal yung laban na yon at nakakuha ng dalawang kill dito yung new era. And eto na ngayon yung turtle. Tignan natin kung sino makakakuha. Pero Marksu, grabe talaga yung damage ng isang thumbs ngayon. And level 6 na rin nakuha pa ni Lancey dito. Talaga namang napakagaling ng kanyang ginawa doon na pambugaw. Isipin mo dalawa lang sila or tatlo sila doon pero hindi nagpapakita yung Bruno. And to think na alam na kasi niyan, hey, alam na kasi ni Lancey yung kunat niyan. Hindi siya mababurst doon dito kaya gumagawa niyang advantage. Pero no. Grabe dito si ano, grabe si Lancey. Parang baka dumating siya, may kumakalansi kasi lumalayo yung mga players. Against this new era squad. Pero anyways, kumapansin natin in terms of objective, yes, angat dito sana mapasok in terms of goal. Pero third damage wise naman dito ang new era kita sa bottom lane. Pero tower dive dito for sets Michikos or the Lancelot ng sana mapasok flame shot na gamit na Zaz dito. Ay, napatay lang din naman with a small charge come sa Grok. Pero bottom lane side natin, may sagot lang din naman ng new era. Joy versus Tams, nanalo po isang Joyhead. And sa top lane side natin, Andre dito, mukhang mabibigyan rin ng sana ayun lang. Medyo sumablay, maigi, mukhang sexy, nadulas siya doon mga kaibigan sa top lane and yung middle lane naman. Though kanina kasi medyo hindi tumama yung ultimate ni Lancelot, kaya naging, dapat patay na yung nasa top lane, medyo nagkaroon lang sila ng onting miscommunication doon. Pero itong bottom lane naman ay nabasag na Feather Airstrike, maganda rin yung ginawa. So, napatay pa ni Demon Cutie and sa marksman pa napunta yung kill na yon and plus the tower dun sa top lane. So nagiging maganda to para sa sala makapasok and 2k gold lead and lamang sila sa kills ng dalawa sa tower naman. Actually
actually dito for yan sana mapasok. Yung pinaka nakikita natin na rotation or damage come from them is mostly from this landslot. Mostly from ito. So, pa lang yung umiikot. So, ang problem dito for New Era, kapag ka sumama yung Bruno, in terms of team fight, kasi mas magiging disoriented dito yung New Era, knowing na wala din silang solid ng literal na squishy sila. They are trying to get this certain objective against New Era. Era kasi malayo sila dito to contest this one. So a free objective agad for sana Makapasok. Additional damage agad para sa kanya. Kita natin dito sa bottom lane side. So it's the advantage play mga kaibigan. Again, Now, maganda ang ginawa dun sa bottom lane. Katulad ng sinabi mo kanina, sa Lancelot doon depende yung rotation ng sana makapasok. Kumbaga si Demon Cutie, backup lang siya kung mag-fill man tong Lancelot na to. Eh ngayon, masasabi ko nang isa sa mga magiging susi nila sa pagkapanalo tong Lancelot eh. Kasi 3-1 na siya, tapos si backup damage lang Lancelot din dito eh. Lahat ng bush, chine-check niya na. And first towers ng lahat ng linya nabasag na dito nang sana makapasok. Hindi na siya tapat eh, oh. Hindi na siya kailangan problema yung isang makakakapin niya. Pero naman yung mga turns sa pagtaas, cyber, or pagluwas sa damage, ito lang yung era. So, his ulti din, kumbaga, as is, pwede niyang gamitin pa offensive, pwede niyang ruining defensive. And again, pwede ulit natin, i-reiterate natin, sa Bruno, hindi pa siya nakakasama sa team fight natin. Hindi pa siya namamahay sa ating top lane side. Habang umiikot siya, apat ang players. Pero sa bottom lane side natin, at sila naman ang ano makapasok. At dahil sa amin, nagpapuno na natin tap, ahul na yung team. Pero sa bottom lane game, rotation lang naman ang ginagawa dito ng sana makapasok. Magandang yung trade na ginawa ng sana makapasok doon ha. Doon sa top lane, isa lang. Pero mas delikado kasi yung makuha mo yung second turret dito sa bottom lane. Plus the buff pa. Na walang pa ng red buff ang isa sa mga players ng New Era. And Lancy dito talaga yung ikot niya from bottom lane to mid lane. Ito lang yung mahirap para sa New Era. Wala kasi silang tank. Wala silang solid tank. So, madali para dun sa mid lane ni Chikuls na magdadadive dyan. Mag-iikot-ikot kahit patayin kayo niyan. Wala na pre-face check kumbaga kasi lahat sila, malambot kumbaga. Ay, sorry ka pala kay Baby ng Bayan. Baby. Yun. Oo. Si natin si Sharpel. Hi, Beb. Ayan. Yum. Naku, may chini-share ka na naman dito. Yan. Iba ka talaga. Ay, Lord. Sa balota. Napag-support ka. Sa true. Iba ka talaga. Pero eto na nga mga kaibigan. Mukhang magkakaroon ng bakbakan. Matsu, pumasok sa loob kahit siya lang mag-isa. Eto na nga. Si Lancy. Doon sa gandang gilid. Tinakpan, kinwarantin. Nag-abang pa doon. Parang gwardya lang mga kaibigan. At napatay ang isang PNK. Wala na. Bless up yung Kimi ng isang New Era squad. Kita natin kanina nag-front na si Lancy doon. And actually, napaganda pa nga yung Garza's barrier niya to save this New Era squad. And this time, mga kaibigan, middle lane in at second tier territory na New Era napatay na din. I mean, nakikira na din na sana mapasok. So very aggressive na din na sana mapasok. And for this New Era squad, lumiliit na po ang kanilang mapa. Maliit na talaga yung mapa nila and hindi na sila makalapit. Miski dun, katulad ng sinabi natin kanina, si Bruno dito, backup. Si Mitchikos, iba na, pinapasok niya na. And syempre, yung isang Mark Su, na grabe yung damage. Pati nga ko lang item ni Mark Su. Para kasing ang kulot na din niya eh. So, tingnan natin ah. Iba na rin pala. Queen's Moon na rin pala, kaya pala matapang na. And siya yung may pinakamalaking pera, 6.7k. True. Tapos gamit niya agad yung yung boost na pang magic defense. Magic defense. Ito na. Confirm Andy, mabawag dito para kay Mystical si Lancy. Medyo na naging games lang din naman. Nakita natin sa Super Mark 2. Napaka kunat. Mga best of luck type na yan. Pero laban pa dear. Na eto na si Ate. Sa time natin Andy. So wala nang buhay. Pero yung alam. Ayun lang. Ang napo tayo pinagigilan dito ate with the shield hinahabol ni Michiko's medyo naman dahil dyan. Ang bakit? Isang grok. Ang bakit divine? Ang sakit ni Vantage. Top result natin. Another na naman ang ginagawa objective dito na at grok na kanina pa yan sinasabi hindi sa kasama sa teamfight pero nakafocus sa objective. Nakakuha siya ng objective dun sa baba. Grabe talaga yung damage nung grok. Isang, isipin mo, one-fourth
Hinataw ka lang, patay ka agad. Eh, doon mo masasabing malambot yung hero composition dito ng New Era. And, kumbaga, ang ginagawa kasi ng Sana Makapasok, misdirection. Hindi nila alam na may nangyayari na dun sa top lane at nakakapag-farm na to si Demon Cutie. Pero eto na nga, mga kaibigan, mukhang may naiwan feather airstrike ang ibinigay. Pero mukhang matapang si Andre, ha. Mukhang nag-charge dito ng talaga namang pangluta niya. Mukhang umiinom na to ng pangluta tayo niya. Pero, grabe magluta na siya, no? Esmeralda na nga New Era, talagang pagkakalaklak pa lang, ang puti agad. Oh! Diba na mapasok na sa nito lahat dito ang level 1 lore natin? Oh! Yan naman ang kinagandahan, alam nila kung sino ito targetin. Yan na lang, medyo mga pangalingap sila sa mga dapat talaga nilang pagtuunan ng attention. Ng pansin, di ba? Kasi dito sa Sana Makapasok, meron silang damage galing kay Mark Su. Meron din kay Lancey, nakita naman natin kanina. Sorry, I'm Finn, meron din. Demon Cutie meron din. And syempre, ang isang Lancelot na dun nagbibation damage kanina pa. As in, early stage pa lang, nandun na yung damage. Ngayong online na yung Bruno, ayan, with the BOD, nakita nyo naman, Blade of Despair na si Demon Cutie. So, alam na natin yung kaya yung ibigay. And wala pang tank yung New Era dito. So, automatically, masasaktan sila dun sa damage na ibibigay ng mga heroes na sana makapasok. Speaking of damage, pwede pang i-defend dito or mag-front yung Grock para hindi agad ma-defend yung Lord. Pero anyways, mga kaibigan, top insight natin dito na dito na ang calling story mo ni Kuya Andre natin. Pero natin na sa damage ito na actually nag-beatin pa nga kanya pagkakatalon. Pero top lane na sila na sana makapasok. Ito ang bio middle lane natin kung saan napatay si Andre dito at natiraan ng inhibitor sa resistance sa middle lane ng 4PNKG na medyo dapat po ngayon, pero X-Sector has been popped for Aris dito. Not enough damage, mga Betsu, for this New Era squad. Yung rocket dito na isang Kimi natin was lumagpas pa. And all inhibitor turret natira na ng mabilis. Mabilis to, mga kaibigan. And nakita mo na naman yung misdirection. Hindi nila, nagpo-focus nila dun sa top lane, pero nagugulat sila. Si Demon Cutie nasa bottom lane, basag na. And nakabasag na dito. So, parang sa kanila, hindi nila alam kung saan magde-defend kasi kahit saan sila pumuntang linya, may magbibigay ng damage sa kanila. And to think na wala nga silang tank at medyo magiging malambot. Though, 8.3k na yung pera dito ng isang Kimi, hindi pa masyadong nasasaktan yung heroes kasi si Lancey dito, makunachi on the floor na rin eh. Marami mag-front si Kuya Lancey natin dito. Kita naman natin kanina. Sinalo niya rin lahat ng damage na pwede ibuto dito ng New Era. Pero yung mga kaibigan, ito lang pero X-X. Sorry, I'm in. Sorry, I'm in. Ay, what the fuck? Ano, flick out na sa kanya. Pero ito nakita natin si XP para kay Mitchell Tito. No, okay, ko dun. Yung helpful para sa Sana Makapasok squad. Kompleto ang Sana Makapasok against 3 players ng New Era dito. Mitchell, nakapatay bago mo patay. Pero laban pa ni Demon Cutie, diretso lang dito sa Torre. Walang minions, mga Besu, at sinusunod ang Sana Makapasok dito. Ang kanilang minion team and para sa kanila. Iyon na nga eh, yung sinabi natin kanina. Nakita niyo ginawa ni Mitchie Coles, pinasok niya yung isa and wala na agad farsa. So, mahihirapan na sila mag-defend. Kasi yung defense na lang dito ng New Era, manggagaling kay farsa dahil dun sa feather airstrike niya. Hanggat may farsa, mahihirapan silang makalapit. Pero hanggat may Lancelot, madaling mapipitas yung nabibigay ng damage para sa New Era. Especially kanina, natuhog. After tuhog, patay na. So, medyo nahihirapan ng New Era dito eh. Sobrang good no Lancelot to counter out this Farsa. Imagine guys, kumakanta yung Farsa mo. Defenseless siya. Pagka naka-feathered airstrike siya. Ano ba ang movement na isang Lancelot? Automatic pasugod, padiretso. At pwede niya tuhugin dito si Farsa pag nakita niyang open yung space. Actually, hindi niya na nga i-test tayo na magkaroon ng open space. At alam niya na matakit na siya with the 622 KDA for the Lancelot. Item check tayo pa rin dyan direct. Bulahin no. Na kay Hot Hide, isang item pa kanya inaatay. So, more on the defensive item. Actually, pwede siya dito mag... Wings. Sure. Okay, pwede rin. Pwede rin yun. Damage dito ka, binabagtag yung sila. Pero anyway, 8-40 na ating score. Medyo nagbago siya pagka-blurred para sa akin Discord channel. Pero lover lang. Oh, sa akin din, medyo nagkakaroon ng ano, ng bagyo na biging foggy. Medyo lumalamig ang ano ating Discord. Medyo nagbabagal siya. Hindi ko alam pa ba. Oo, so... Nagiging 2D screen ko sa totoo lang. Nagpipixelated niya sa akin eh. So, pero yun talaga, mga kaibigan. Tingnan natin kung i-contest ba ito ng New Era o hindi. Pero Mark Su mukhang nasasaktan na rin sa damage ng isang Kimi. Pero PNK, kailangan niya mag-check. Oops, nakuha na.
talaga namang kailangan nila mag-defend Lancey. Pinasok na sa loob, mga kaibigan, with sorry I'm thin. Ito na yung dalawang pumupronta. Magkasama pa yung Lancelot sa bandang gilid, pero na-ejector doon yung isa. Lancelot patay agad. Mark Su papasok dito, pero Demon Cutie hindi nila napapansin na medyo masakit na rin dito ang isang Bruno na kanina pang hindi nagpapakita, pero ngayong late game paparamdam namin sa iyo ang sakit ng isang Bruno. Naiwan na primitive sa Demon Duty. There are two players targeting this Demon Duty or the Bruno. Sana mapasok kasi nga lang naiwan sila at napalingap trying to kill this matang. Pero ito humiwalay. Pero anyways, masakit na rin pala. Actually, KBG next to Ina. Kasi kaya sinabi natin kung lang damage nila dito. Kung kayo lang sila kasi ko rin. Pero may nabigay para kayo ba. Depend nila dito ang pangalawang word para sa ating laban. Pero this is it for our game of one strategy. Sana makapasok. Victory! Yo. Victory talaga para sa sana makapasok. Pero muntik pa sila dun, ha? Muntik pa sila dun. Pero guys, mga kaibigan, this is game number 2 na ating best of 3 series. Again, what will be in favor of the makapasok website natin? It's the match of the squad. So, PX naman para sa isang rock, ayos para sa isang joy. Yung super campus na at the present of export. And that, with this Aurora. Pero naman sa blue side, sana makapasok Imbo Mark Su for the Tham, Demon Cutie para sa Hanzo, Lancey for the Atlas, Mitchicles for the Harith, and sorry I'm Thin para sa isang Kadita. So, speaking of what if best, parang ang hirap nga talaga eh, no? Ang hirap, ito na nga yung yung mangyayaring sigurong agawan na possible. So, papunta na si Demon Cutie at kakainin niya na, syempre, yung blue buff dito, parang nga naman makalamang-lamang, pero medyo malayo para sa kanya yon. Ah, napakamatong siya! Para doon medyo confusing yung mga nangyayari mga Betty Wap, pero makikita natin yan na mamaya for sana mabaso parang iba yung rotation nila na ginagawa ngayon. That is going to be a boss, so medyo may problema yata sa site na nga sana mabaso, pero sinabi natin medyo confused yung mga nangyayari pero yan nagpunta na po. Oo, kasi sayang yung opportunity na nakuha mo na yung blue buff. Impossible, pag pumutok yun, magle-level kaagad, mag-half a level ka, ganun, bago ka mag-level 2. So, nakita mo natin doon na feeling ko nag-lagsure or something, and pero okay lang yan, mga kaibigan. Pero speaking of lineup, ang ganda ng lineup ng New Era. Feeling ko ito na yung pambawi nila, ito na yung pambawi nila sa second game. Ano, literal best na, pag nakita mo yung ganito lineup sa Brawl, grabe naman yun sa Brawl, baka ng practice, parang ganun. Ah, ganun. Sobrang solid yun. Pero solid na sa talaga yung lineup ka lang yung Ina. Imagine guys, meron ka Atlas na gustong pumasok, ay gustong mag-engage ito na teamfight, meron ka Aurora para i-counter yung gusto niya setup. So, may Johib ka pa, di ba? So, yes, may delay na agad, may millisecond of delay na agad ito. Kaya sana makapasok para makapag... agad nating fight. Pero with mga kaibigan, that is going to be 2-0 agad para sa ating laban New Era. At save hunt nila ngayon, kita natin lumalaman sila pagdating sa gold. And ito yung mga klase ng gold team sa everything. Ay, hindi mo magustuhin kung ikaw kung sana makapasok. Destiga mo, meron siyang blue buff pero namatay siya. Nakita mo? May blue buff siya. So ibig sabihin, calculated yun. Okay. Oh, medyo yun ah. Baka iba yun! We'll learn two things, kaibigan, sa laro natin. Oo nga, no! Diba? Kasi namatay siya dun eh. So, ibig sabihin, okay lang na mamatay siya ng early kasi magpa-pop up or puputok yung pagkukuha niya yun pag nabuhay siya. And hindi siya na-delay dito. And speaking of pakbakan, ang isang graph dito sa middle lane, manggagaling, medyo maling base ang kanyang napuntahan, pero out na lang din. And magiging walang casualties dun nangyari. Pero top lane, bababa. Okay, top lane natin. Objective to din naman dito ang ginagawa ng New Era. So, good na ang ginagawa dito ng New Era. So, hindi na makahabol dito. Or hindi na makarock for time to time. Automatic sigura na lang Torre. Para magkaroon din ng free space dito. Or magkaroon ng space. Butang po, kung saan pa mag-aaral from time to time. Kung far from time to time. Ito ang pinaka-inaabangan ko. Kung paano yung setup play na gagawin dito ni Torre. I'm sure, or nung kanina na sana makapasok. Kasi literal, AO ito. Imagine, papasalot mo na sila, tapos kakaldagin pa sila. Sana mapasok. Tama ka naman, pero ito na. Sa bottom lane, mukhang magkakaroon ng laban, mga kaibigan. Lancey, inaantay, pumutok, pero
Wow, nice flicker coming from Andre dito, pero hindi papayagan ni Demon Cutie yun. Muntikan ka na mapatay, pero napabalik ang kanyang kaluluwa sa kanyang pagkatao. Naparito ako para makapag-away, sabi ng isang Lance. Lanluwag. Malupit ayun, din, ha? Pastel. But anyways, mga besties, for new era, dahil sinabi natin maganda yung lineup nila dito. So, for format, hindi pa natin sa nakikita na natatek. So, it's a good thing for the new era squad. Pagkakakula, hindi mo mapigilan sa early game. Mas hinirap mo na siya mapigilan pagdating sa late game. Yun yung magiging problema dito sa ano mapasok. But anyways, Turtle is now up. Bottom lane side natin kung ito yata ang kukuha. Kasi tayo pati ito. Medyo may hirap if ever na mag-engage sa teamfight dito or kumuha ng turtle objective kasi nga naman wala sila kasama doon pero ang nangyari yun, it's going to be a trade for this na mga pasok squad. The turtle has been taken here by Michiko's object harit. Nakuha pa in 4-0 dito, lamang ang new era. And si Mats dito, maganda na ang pinapakita. Mukhang ito lang ata yung comeback ng new era para dito sa laban na to. And meron kasi silang marksman, pero oops, pumasok ang kadita. Wala masyadong damage, pero sorry, I'm team. Mukhang mabubuhay naman ang medyo matiwasay. Ang problema pala dito, best pag... Oh, yan ang susunod na Aurora dito. This is Zaman Force para kay Pare Principles natin. Ayun na, pinasok na ang isang Aurora dito. And that is going to be a super natin play. Natin sa play. Nag-duck. Ano iwan doon to defend this one. Pero mas... Oh, I charge mga best one. Pero tayo pa din. Ay, sira pa rin na Tori dito ng New Zira. Para sa akin, napapansin ko rin pa rin dito sa second game yung misdirection na gustong gawin ng sana makapasok. Ine-expect nila na magbibigay ng damage dito si Demon Cutie, kaya yun yung laging dinadalawan. Pero ang problema, nandun sa top lane, yung binubugbog ng ano ngayon, ng sana makapasok. So, kung mapapansin mo, though na lamang yung new era sa pera, mas lamang yung sana makapasok kasi meron silang towers. Tapos meron po naman... Ang problema nito, best, di ba minimiss na ng new era? Oo. Tapos ka, iniwan na nila si Demon Cutie or sinabi na, hayaan niya ni Hanzo dyan. After nun, nakasama na si Demon Cutie. Naka-accumulate na ng gold yung sana makapasok. Kaya nung nakikita na huli sa skills skill ng kasi, nakikitaan ko sa last chance dito para kay Andre pa sa phase 2. Wala pa sa namin kino car from Matt. Another kill pa na naman yata dito para sana makapasok. Will that kill? Para sa kanyang kadit. Pero kita natin dito, Chi, mabawi natin yung para at medyo na pala yung natin. Kaya art natin, nag-i-respond. Ayun na nga eh. Speaking of yung sinasabi mo kanina, na pag napabayaan nila yung Hanzo sa bottom lane, siya naman yung magbibigay ng damage ngayon. Pero kasi ang sakit na ng isang Michikols, ang sakit na ng isang Harit, and walang pipigil sa kanya kundi ang isang Aurora lang. Pag napigilan siya ng Aurora yun, sabihin na natin, hindi siya makakapag-chrono dash dun. Malalapag naman yung Zaman Force niya, pero wala siya mabibigay na damage. Pero ang problema, pagka nalapag niya agad, pero speaking of lapag, itong bottom lane, medyo malalim sila Zak dun, hindi na ibitaw dun ha. Ang second skill niya. And naku po, mukhang maganda pa rin ang nangyayari. Medyo... Ang maganda dito ginagawa na sana mapasok si Atlas. Parang ang talagang target lang niya yung Aurora. Oo nga. Ayun na, paikot-ikot lang siya. Oo, paikot-ikot lang siya. Ayun na rin sa top lane. Okay lang kahit walang imbaset na lima, apat, tatlo yung mga kaldag. Ang importante ay hindi mahulog. Exactly yung freeze niya. Doon sa gusto niya pinahan. So yun yung mga maganda ginagawa dito. Okay. So speaking of, nahira pa rin naman ang Toro. Dito nakaabang na namin. At dito, Aurora, pero ito lang nakapag-figure out. Sabi naman, Andy, ito ginagawa nila. Fourth of Black Cup, pero napakatapang ito ni Mitch. Because nahira lang naman ang Toro because of the war charge. So from this block, at tapos nangyari ang top lane side natin. That is going to be Arin 2 of the Pitch 4. Now, medyo ano, kakadistrakan sila dito mga kaibigan. So yung isang Claude natin, nakakapag-farm siya. Yes, nakakapag-farm at nakakapag-farm ang Claude. Pero kasi ang problema, kailangan maging ano kayo, maging sync kayo. Lahat kayo dapat makakapagbigay ng damage dun sa isang clash. Pero ang ganda kasi na ginagawa ng isang Hansa, ng Atlas. And katulad na sinabi mo, Aurora lang yung hinahanap niya. And muntikang pag umapatay dito mga kaibigan. Nakita ka Aurora ka dito. Nakapag-flicker lang yung isang Aurora kaya wala na agad aggression kami from Hotest sa squad. Pero is bakit kinin 5-5 mga support? Yes! From New Era, pantay lang sila parating sa teamfight. That's what the objective. Pagdapakita nila lang sana mapasok. Aggressive sila in terms of teamfight. Pati yung
Lalim yan. Virtual is now optimal dito yet medyo malalim yan if ever na matignan sa naita-atlas. Naku po, ito na nga. Mga kaibigan, tignan natin kung sino makakuha. Uy, medyo yung Atlas, medyo sumablay ang kanyang ultimate. Pero Turtles, sinisimula na ng team ng sana makapasok. Tignan natin kung sino pinakamagaling mag-retry sa inyo. Mitsikols ang nakakuha dito. Pero ito na nga yung clutch na inaantay. Last is Dali T-Plus. That's Frost dito coming from the Aurora. Pero Mitsikols, buhay pa din. At pangalawang buhay ni Andre dito ay papatayin na ng isang Mark Super. Tinitigan ang pop-up. Bali. So, yung dance floor ni Kadisa doon. Pwede na namatay na doon ang isang S4 ng New Era. Alam mo, sasabi ko, napakakunan ko sa Mark 2. Tina-item. Oh, item check na tayo, direct item check. So, nakulunat na. Queen's Wings, immortality agad. Kaya pagkatagal niya sa team fight, parang yung pagkatagal siya lang. Pero mga kaibigan, kita natin dito, yung Wings na inaatay natin for the dance. Aurora na naman, Wings! Eh, kung slamat ka nga. Aurora na naman! Nakita mo! Grabe. My God. Boy, galit na ako dito kay Atlas. O, bad trip talaga. Literal na bad trip. Kasi, ang sakit nga rin naman kasi na magiging, kumbaga magiging tao ng isang Aurora. Kasi isipin mo, kahit sinong damager, pagka na-frost, mabiburst daw na ng mga kakampi niya. Diba? Kaya magandang ano din, hero pick yun para kay ano kay Lancy na unahin niya ng unahin yung Aurora. Pag nawala yung Aurora, mapipigil lang ano yan. May hirapan kumlas yung mga yan kasi wala silang damage. Pero eto na nga, sorry, ang team dumay agad. Targa na mga nag-marunong kumagano. Magsingsid marino, mga kaibigan. Pero eto na naman si Matsu, wala pa ng apat. Medyo makulat na siya dito. Makulat na. Dito pa niyo, inawin na muna nila ipakita si Aurora. Kasi gaya na sinabi natin, kontrahan niya eh. Kontrahan niya si Aurora at si Atlas. Ang problema kasi, alam niya Atlas, kung nakatahan si Aurora. Kita-kita kasi hindi siya nagtatago. So, literally, hindi talaga siya makapag-set up ng paper. Anyway, sa akin, nag-copy at ako, or si Joy natin at dahil saan, Aris Kino, ang mapapatay kaya ang Frost Mark, at nakapag-up natin. Oh, sabi siya. Slango! Si Aurora, tara na shoot sa bola, mga kaibigan, at dahil saan, ang Mark Kino tumatakos para sa kanyang buhay. Yari ka dyan. At ultimate, at halos wala na rin buhay, na iwan dito si Chi. So that is going to be against 2. Grabe nangyayari to. Kita natin sa top lane. Na ako. Nako. Dito na sila na nang sana mapasok. End time natin is going to be 10. Nako. Nako. Kaya just bago mabuhay dito ang story. Sorry, I mean. Wala minions. Sana mapasok. Padahal pa lang sa top lane. At saka nangyayari yun. We have a happy year. Get this is for kaya pa. Oo. Ang ganda ng ano, misdirection ng ano, ng sana makapasok. Game 1 and game 2, kitang-kita yung gusto nilang mapatunayan dito. And syempre, Lancy, maganda ang ginawa sa every time na magkakaroon ng clash. Ano lang hinahanap niya, Aurora. Pag nawala ang Aurora, wala na silang problema. And eto na nga, yung kalakasan ng isang Hanzo. Nakikita na natin sa laban eh. And especially dun to top lane kanina, sobrang sakit na wala siya. Si Aurora eh, kinalmot lang eh. Ito pa nga oh. Oh! Ito mo! Ang hirap nga hanapin if ever, pero nagkaroon pa ng shield, hindi pa rin dapat tayo mga kaibigan, Zach, dito natin kita na contract Inferno, Viper Mark, so ayun, matay si Kuya Zach, effort natin, nag-Zukira, at habang nangyayari yun, nakaredy lang sa mga nga atin sa top lane side, to go over the fight, or makakuha na isa man, and with the lane, lakas talaga nung Hanzo! Grabe yung Hanzo! Hindi ka makakalapit, hindi ka makakalapit! Mahirapan kong patayin yun kasi nasa malayo siyang lugar eh. Pero eto na nga si Lancy nag-aabang na pwedeng kuhanin Blazing Duet ang naibigay sa Man Force. Nabigay pa nga rin doon, lahat na binigay dito. Pero yung Grock may dulumay na yung wala silang tanker. Mga kaibigan, iniwan yung mga tropa doon sa main delay. At mukhang tapusin na nang sana makapasok ang ating game number 2. Mukhang nagtitipihan pa mga kaibigan, triple kill para sa kanya. Pero mukhang mag-maniac, hindi na nga lang din. At the game number 2, congratulations sa sana makapasok. Okay. Alright.